Okay, let's all pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, who created the heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po ay ipinanganak ng mga makasalanan at kami po ay nakatadhana na mapunta sa impyerno. But you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po sa araw ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang purihin ang iyong pangalan at sama-samang makinig ng iyong salita. We know many of our brothers and sisters, they are facing a lot of trials and difficulties because of the pandemic. Alam po namin na yung ibang mga brothers and sisters nang dahil sa pandemya, sila po ay mayroong mga kahirapan. But please protect them from this difficult situation. Ngunit pakiusap, protektahan mo po sila mula po sa mahirap na sitwasyon na ito. And let us get the spiritual strength through the Word of God and also through the fellowship. At nawa magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. As a born-again Christian, let us do not forget what is the real purpose of our life. Bilang mga born-again Christian, nawa huwag po naming malimutan yung tunay na layunin ng aming buhay. Although we are busy and also we have many things to do, but let us have a priority to preach the gospel to the low souls. Kahit na kami ay mga abala at marami kaming mga bagay na kinakailangan gawin, ngunit nawa ipriyoridad po namin yung pagliligtas po ng mga ligaw na kaluluwa. Especially we are praying for the incoming our Grand Bible Seminar from tomorrow until this Friday. Lalo na po dalangin po namin yung papalapit po namin na Grand Bible Seminar na mag-uumpisa po bukas hanggang sa Biyernes. Let us do our best to invite our family members, friends and neighbors. Magawa nawa namin yung lahat ng aming makakaya upang aming maimbitahan yung aming mga kapamilya, kaibigan at mga kapitbahay. So that they will have a chance to listen to the God's word and also they will realize what is the real salvation. Nang sa gayon magkaroon sila ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos at maunawaan kung ano ang tunay na kaligtasan. Today also many of our brothers and sisters, they were not able to join this Sunday sermon. Ngayon din po yung ibang mga brothers at sisters ay hindi po nakadalo sa Sunday sermon na ito ngayon. Although they cannot attend this church, but we believe they will continue their sincere Christian life. Kahit na hindi sila makadalo ng church, nawa sila po ay maging sincero at may pagpatuloy po yung kanilang buhay Kristiyano. Please protect all of our brothers and sisters from the Satan's temptation. Pakiusap, protektahan mo po yung lahat ng mga brothers at sisters mula po sa mga tukso ni Satanas. And let us continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ second coming. At ipagpatuloy namin yung aming buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo. From the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Mula po sa umpisa ng Sunday sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Galatians chapter 1. Buksan po natin yung Biblia sa Galatia chapter 1. From verse 1 to verse 10. Mula po verse 1 hanggang 10. Galatians chapter 1 from verse 2 verse 10. Galatia chapter 1 mula po verse 1 hanggang 10. Okay, babasahin ko po. Si Pablo, na apostol, hindi mula sa mga tao o sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling binuhay o bumuhay sa Kanya mula sa mga patay, at ang lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mga iglesia ng Galacia, sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y Kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ako'y namamangha na
Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan, iniwan siya na tinawag sa, tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo, hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo, subalit kahit kami o ang isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo ng iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos, o sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao, o kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Okay, today we are going to think about this Galatians chapter 1. Kaya ngayon po pag-iisipan po natin dito po yung Galatia chapter 1. The title of today's sermon is The Gospel of Christ. Kaya yung titulo po ng ating sermon ngayon, ang Ebanghelyo ni Kristo. Okay, first let's think about how the Galatian church was started. Kaya pag-isipan po muna natin kung paano po nag-umpisa yung iglesia sa Galatia. In AD 47, Apostle Paul had the first evangelical tour. In order to preach the gospel. Pinakauna po noong AD 47, si Apostol Pablo ay pinasimulan po niya yung ebanghelismo doon po sa lugar ng Galacia. At the time, the Apostle Paul preached the gospel to this the area of the Galacia. At noong una po, ipinangaral po ni Apostol Pablo yung ebanghelyo dito po sa Galacia. And through the true gospel, Galacia Church was started. At sa pamamagitan po ng tunay na ebanghelyo, nag-umpisa po yung iglesia sa Galacia. And after 2 years later, around AD 49, Apostle Paul had a second evangelical tour in order to preach the gospel and also in order to take care of the churches. At pagkatapos po ng 2 taon, noong AD 49, muli pong bumalik si Apostol Pablo doon sa Galacia upang muling mangaral ng ebanghelyo at alagaan po yung mga kapatiran. At the time, when Apostle Paul visited the Galatian church, he found out Galatia church has a problem. There is a different teaching and doctrine. Nung pumunta po nung una si Apostol Pablo doon po sa Galacia, naalaman po niya na mayroon pong mga maling doktrina o katuroan yung pumasok sa kanila. That's why the Apostle Paul wrote another epistle in order to send to the Galatia church in order to correct their wrong things. Kaya nga po muling nagpadala po si Apostol Pablo ng sulat upang maituro po sa yung mga mali na lang ginagawa at yung mga maling katuroan. This letter, this epistle is the book of the Galatia. Yung sulat po na ito, yung liham na ito, ito po yung sulat para sa mga taga-Galacia. So, there is an important reason why the Apostle Paul wrote this epistle to the Galatia church. Kaya meron pong mahalagang kahulugan kung bakit po isinulat ni Apostol Pablo yung sulat na ito. Number one, in order to make the Galatian church brethren return to the true gospel and in order to protect the Galatian church brothers and sisters from the false teachings. Pinakauna po, ginawa po niya ito upang maturuan yung mga kapatiran patungkol po sa maling katuruan at upang maprotektahan din po yung iglesia sa Galacia, yung mga brothers and sisters doon mula sa mga maling katuruan. In case of the born-again Christian, when their faith is still the weak or when they were like a baby Christian, actually, it is not easy to distinguish what is the true gospel and also what is the wrong teaching. Para sa mga born-again Christian, lalo-lalo na po sa mga kabataan o sa mga bagong naligtas, napakahirap po na makilala kung ano yung tunay na ebanghelyo at yung mga maling katuroan. I think the Galatian church brethren, although they get the salvation through the true gospel, but when they listen to the other teachings, they were influenced by this the different teaching and the false doctrine. Sa palagay ko po, yung mga kapatiran doon po sa Galacia, kahit na naligtas sila sa pamamagitan po ng tunay na ebanghelyo, ngunit nung narinig po nila yung mga maling katuruan, sila po ay na-impluensyahan ng mga maling doktrina na ito. Yeah, after they received the true gospel by the Apostle Paul, when the Judaizer came to the Galatia church, they taught different teachings. In order to get the salvation, you must follow and also you must keep the law of the Moses.
Pagkatapos po na maipangaral yung tunay na ebanghelyo doon, meron po mga nakapasok na Judaismo doon po sa mga kapatiran at itinuro na upang maligtas, kinakailangan na sundin yung kautosan. That is not the true gospel, right? The gospel is only the 100% what Jesus Christ did for us. Kaya hindi po iyon ang tunay na ebanghelyo dahil yung ebanghelyo po, ito po yung kung ano lamang yung ginawa ni Jesus Cristo, 100% para sa atin. Bible clearly says we can be saved only through the true gospel, only by the grace of God. Malinaw po na sinabi ng Biblia na maliligtas lamang po tayo sa pamamagitan ng tunay na ebanghelyo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8 says, "For by grace you have been saved through the faith." Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yes. For by grace you have been saved through faith. So we can be only saved through the faith. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya maliligtas po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. And also Bible says, Romans chapter 1 verse 17, the just shall reap by faith. At sabi din po ng Biblia sa Roma chapter 1 verse 17, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. When we believe the what Jesus Christ did for me, the true gospel, we can be saved. Kaya kung tayo po isasampalataya sa kung ano yung ginawa ni Jesus Cristo para sa akin, sa pamamagitan ng tunay na ebanghelyo, tayo ay maliligtas. Yeah, it is not necessary any kind of our own righteousness or our own effort in order to be saved. Hindi na po kinakailangan yung atin pong sariling katwiran at sariling pagsisikap upang tayo po'y maligtas. But what was the teaching of the Judaizer? Although they listened to the gospel, they had to keep the law of the Moses in order to be saved. Ngunit ano po yung itinuturo ng Judaismo? Ito po ay pagkatapos na marinig, magsampalatayanan yung ebanghelyo, kinakailangan na sundin daw yung kautosan upang maligtas. Okay, let's open our Bible. Acts chapter 15. Tignan po natin sa Gawa chapter 15. Acts chapter 15 verse 1. Gawa chapter 15. Chapter 15 verse 1. Okay, babasahin ko po. May ilang tao na dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid, maliban na kayo'y tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Yeah, some people, they said and taught the brethren, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Kaya meron po mga tao na nagsabi at itinuro po nila na maliban na kayo tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. After gospel is preached to the Gentiles, there was some problem. The Jewish people, they also emphasized, in case of the Gentiles also, they should follow the law of the Moses in order to be saved. Pagkatapos po na maligtas o may pangaral sa mga hintil, yung ebanghelyo, nagkaroon po ng problema dahil yung mga Hudyo, sinasabi po nila na upang maligtas, kinakailangan na pagkatapos mapakinggan yung ebanghelyo, kailangan ding sundin yung kautosan ni Moses. But we know this, we cannot be saved by keeping the law. Only we can be saved through the true gospel. Ngunit alam po natin na hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan, maliligtas lamang tayo sa pamamagitan po ng ebanghelyo. So, when the Galatian church brethren, they listened to these teachings from the Apostle Paul, if they realize they are something wrong, they should repent immediately and then should return to the true gospel. Kaya itinuro po sa kanila ni Apostol Pablo na kapag nalaman nila na mayroong isang bagay na kakaiba, kinakailangan ay sila po ay magsisi. In our Christian life, it is also same. Sometimes, maybe you can be influenced by the wrong things. Even the wrong teaching or some the wrong the moral life. Kaya ganun din naman po sa atin, minsan maaari po tayo ma-influensyahan din ng mga maling katuruan, ng mga maling doktrina. So, when we are influenced by those kind of the wrong things, we should repent and then should return to God immediately. Kaya kapag tayo po ay na-influensyahan ng mga gayong mga maling bagay, kinakailangan po na tayo ay magsisi at tayo po ay manumbalik sa Diyos. But there are some brothers and sisters, after they are far from the God, they are still abiding the worldly things.
continuously. Ngunit yung iba pong mga brothers and sisters, pagkatapos po nila na humiwalay sa Diyos, sila pa rin po ay nananatili sa mga maling mga bagay na iyon. If they are still abiding in the worldly things, how they can expect to receive the grace from God? Kaya kung sila po ay mananatili pa din sa mga makasanlibotang mga bagay, paano po sila makakatanggap ng biyaya mula sa Diyos? It means they cannot receive the true grace from God if they are really separated from God. Ibig sabihin po, hindi sila makakatanggap ng tunay na biyaya mula sa Diyos kung sila hihiwalay sa Diyos. That's why whenever we realize something wrong, we should repent immediately and also we should return to the Lord. Kaya nga po kinakailangan na sa tuwing nalalaman po natin na mayroon pong maling bagay sa atin, kinakailangan na tayo po ay magsisi at kaagad tayong manumbalik sa Panginoon. Hebrews chapter 4. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 4. Verse 16. Hebreo chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Hebreo chapter 4 verse 16. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Yes, here, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, we should go forward to the Lord continuously so that we can obtain the mercy of God. Kaya kinakailangan ay patuloy po tayo na lumapit sa Diyos nang sa gayon ay patuloy tayo na makatanggap po ng habag ng Diyos. And also, there is the important reason why Apostle Paul wrote this epistle to the Galatian church. At meron pa pong mahalagang dahilan kung bakit po isinulat ni Apostle Pablo yung sulat po na ito para sa mga taga-Galacia. Only we can be saved only through the true gospel of the Jesus Christ, not any other things. Tayo po ay maliligtas lamang sa pamamagitan po ng ginawa ni Hesukristo at hindi po sa pamamagitan ng ibang bagay. Judaizer, they emphasize, the people should keep the Moses law in order to be saved. Yung mga Judaismo, binigyang diin po nila na upang maligtas, kinakailangan ay sundin po yung kautosan ni Moises. But here in the Galatians, we can also understand nobody can be justified by the keeping the law. Ngunit dito rin po sa Galacia, malalaman po natin na hindi po maaring ariing ganap sa pamamagitan po ng kautusan. And those who are under the law, they are under the judgment of God. At yung mga nasa ilalim po ng kautusan, sila rin po ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Yeah. So, it is very clear, nobody can be justified by the keeping the law. Kaya napakalino po na walang sino man yung aariing ganap sa pamamagitan po ng pagsunod sa kautusan. Yeah, whenever we attend the Bible seminar, we learned about what is the purpose of the law. Sa tuwing nakikinig po tayo ng Bible seminar, natututunan po natin kung ano po yung layunin ng kautusan. This law is given to realize our sin. Yung kautusan na ito ay ibinigay upang malaman po natin yung ating kasalanan. Yeah, that is the purpose of the law. Kaya ito po yung layunin ng kautusan. Romans chapter 3 verse 20. Roma chapter 3 verse 20. Romans chapter 3 verse 20. Roma chapter 3 verse 20. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yes, it is very clear. For by law is the knowledge of sin. So, when we stand before the God's law, we will realize what is the sin. Kaya napakalinaw po sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan, kaya kapag tumayo tayo sa harap ng kautusan, malalaman natin yung kasalanan. Yes, this is the purpose of the God's law. Opo, ito pa yung layunin po ng kautusan ng Diyos. But many people, they are misunderstanding. And also, many churches, they are teaching the wrong things. In order to be saved, you must keep the God's law.
Kaya po yung mga tao, sila po ay nagkakaroon ng maling pagkaunawa tungkol dito at yung mga ibang simbahan, mali po yung kanilang mga itinuturo sa bagay na ito na kailangan daw sundin yung kautusan upang maligtas daw. Actually, they are teaching the impossible things. People cannot keep the God's law 100% perfectly. Sa katunayan po, sila ay nagtuturo ng mga bagay na imposible dahil hindi po masusunod ng tao yung kautusan ng 100% ng perpekto. That's why Apostle Paul also emphasized, according to the Galatians chapter 5, those who are trying to be justified by the keeping the law, they are under the curse. Kaya nga po binigyan din ni Apostol Pablo doon po sa Galatia chapter 5, yung mga tao na sumusunod sa kautusan, nasa ilalim sila ng sumpa. Okay, let's open our Bible, Galatians chapter 5, verse 4. Okay po, tignan po natin sa Galatia chapter 5 verse 4. Galatians chapter 5 verse 4. Galatia chapter 5 verse 4. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Yeah, you have become estranged from Christ. You who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. So we should know the what is the grace and also what is the law and the what is the difference between the law and the grace. Kaya kinakailangan po ay malaman po natin kung ano po yung pagkakaiba sa pagitan po ng biyaya at ng kautusan. Under the grace, there is nothing what we can do. We believe what Jesus Christ did for us. Sa ilalim po ng biyaya, tayo po ay wala pong kasama na hindi kasama yung mga bagay na ginawa natin, kung ano lamang yung ginawa ni Jesus Cristo para sa atin. But under the law, you must do many things. And then it shall be your heavy burden. Ngunit sa ilalim po ng kautusan, kinakailangan ito po yung lahat ng mga ito ay iyong sariling gawa at ito po ay napakalaking kabigatan. Actually, it is impossible also to keep the God's law perfectly. Sa katunayan, imposible rin po na masunod po ng perpekto yung kautusan na ito. Many people, after they get salvation also, they are misunderstanding. Some churches, they are teaching Jesus Christ, the grace, plus and also your effort. When you add, maybe you can be saved. Yung ibang mga tao, sila po ay nagkakaroon ng maling pagkaunawa na si Jesus Cristo, kasama yung kanyang biyaya at kasama din po yung sariling pagsisikap, at resulta po nito ay ikaw ay maliligtas marahil. For example, 50% of the grace of the Lord. Halimbawa po, 50% ng biyaya ng Panginoon. And the rest 50%? Through your effort. If you are going to go to the heaven, it's not possible. At yung natitira naman na 50% ay sarili mong pagsisikap at pupunta ka po sa langit, imposible po. Many people, after they get salvation, they are focusing on their behavior or their Christian life. That's why sometimes they are not sure when they look at their Christian life. Yung mga tao po, yung iba, pagkatapos po ng kaligtasan, ay nakatuon po sila sa kanila pong pag-uugali at sa kanila pong buhay Kristiyano, kaya minsan, sila po ay bumabagsak. What does it mean? While they are listening to the gospel through the Bible seminar, they are sure, oh, all of my sins are really forgiven through the blood of Jesus. That's why I have no more sin and I have confidence to go to the heaven. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga tao po, pagkatapos na mapakinggan yung Bible seminar, sila po ay sigurado sa kanilang kaligtasan, napatawad yung lahat ng kanilang mga kasalanan, at sigurado silang pupunta sa langit. But what about your actual Christian life? Although you get the salvation, you became the born-again Christian, you still have a sinful nature. And then sometimes you are committing sin, and also you are doing some undesirable things. That's why you might wonder, am I really saved? Ngunit pagdating naman po sa aktual na buhay Kristiyano, na ikaw ay isa ng born-again Christian, naligtas ka na, pero meron ka pa rin likas na pagkamakasalanan, mga pagnanasan ng laman, at meron pa rin mga nagagawang kasalanan. Kaya nagkakaroon ka ng pagdududa sa kaligtasan. Whenever you focus on your behavior or your Christian life, maybe
sometimes you might be wonder about your salvation. Pag nagtuon ka ng pansin sa iyong pag-uugali at sa iyong buhay Kristiyano, marahil ay magkakaroon ka ng pagdududa. That's why you came to have a question about your salvation. Kaya naman ikaw ay nagkakaroon ng question sa iyong kaligtasan. Am I really saved? Ako ba ay tunay na ligtas o hindi? But our salvation must be based on the truth. We can be saved only through the faith. Ngunit yung atin pong kaligtasan, ito po ay base sa katotohanan, maliligtas tayo sa pamamagitan po ng pananampalataya. What do you believe? Do you believe yourself or do you believe in Jesus? Ano po yung sinasampalatayanan ninyo? Na sumasampalataya ba kayo sa inyong sarili o kay Jesus? Were you saved through your good effort or good deed? Or were you saved by the grace of God? Ikaw ba ay maliligtas sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap at mabubuting gawa o sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? We are not saved by our good deed or by our effort, right? Hindi po tayo naligtas sa pamamagitan ng ating mabuting gawa at pagsisikap, tama po? We were saved by the grace of God, through the true gospel. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na ebanghelyo. And the true gospel is not changeable. At ang tunay na ebanghelyo po ay hindi nagbabago. The word of God is very clear. Napakalinaw po ng salita ng Diyos. As long as you hold this truth, the word of God, your salvation cannot be changeable. Hanggat pinangahawakan mo yung katotohanan na ito, ang salita ng Diyos, ang iyong pananampalataya, ito po ay hindi magbabago. So we need to think about this. Why newly born again Christian, they have a doubt about their salvation. Kaya kinakailangan ipag-isipan din po natin ito na bakit yung mga bagong naligtas sa mga born again Christian ay nagkakaroon sila ng pagdududa sa kanilang kaligtasan. Maybe it might be happen also to the Galatian church after they listened to the true gospel, after they were saved through the gospel of the Apostle Paul. Yeah, Judaizer came to them and they taught different things. So it is not enough. In order to be saved, you must keep the law of Moses. Marahil ganito rin po yun nangyari sa mga kapatiran na nasa Galacia na pagkatapos maipangaral sa kanila yung tunay na ebanghelyo at sila'y maligtas, yung ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo, pumasok yung mga Judaismo pagkatapos sinabi nila na hindi iyan sapat. Kinakailangan na sundin yung kautusan ni Moses upang maligtas. So whenever we read this, the book of the Galatians, we can clearly understand the difference between the gospel and the grace and the law. Kaya nga po, kung babasahin po natin yung sulat sa mga taga-Galacia, malalaman po natin yung pagkakaiba sa pagitan po ng ebanghelyo, ng kautusan at ng biyaya. Yeah. Nobody can be justified by the keeping the law. We were saved by the grace of God. Walang sinuman po yung maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Okay, let's go back to the Galatians chapter 1. Balikan po natin yung Galatia chapter 1. Verse 1. Galatia chapter 1 verse 1. Paul, an apostle, not from men nor through men, but through Jesus Christ and God Father who raised him from the dead. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, o sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Apostle Paul, he made it clear about his apostleship. He received this apostleship from the God, not from the man. Kaya binigyan din po o nilinaw ni Apostol Pablo yung kanyang posisyon na pagka-apostol na hindi po niya ito tinanggap mula sa mga tao, kundi po mula sa Diyos. There might be some people who criticize the Apostle Paul, like the Apostle Paul is not the true apostle. Meron po mga ibang mga tao na kinu-question yung pagka-apostol ni Apostol Pablo na hindi daw siya tunay na apostol. In Corinthian church also, right? Some the brethren, they did not believe the Apostle Paul is the real apostle. Maging yung iglesia sa Corinto, yung ibang mga kapatid, hindi rin sila naniniwala na si Apostol Pablo ay isang apostol. Who is the apostle? Sino po ba yung apostol? Who can be apostle? Sino ba yung maaari maging apostol? The apostle means who learned and then received the teachings from the Jesus directly. Yung mga apostol, sila po yung mga direkta na natuto o tinuruan ni Jesucristo. If you look at the Matthew chapter 10, Jesus chose the first 12 disciples. Kung titignan po natin sa Mateo chapter 10, unang pinili ni Jesucristo yung mga apostol. But as you know well, the later
Judas Iscariot, he became the disqualified. Ngunit gaya pa ng inyong alam, si Judas Iscariot, siya po ay itinakwil. If you look at Acts chapter 1, instead of the Judas Iscariot, one the disciple that was added, who was Matthias. Kung titignan nga po natin sa Gawa chapter 1, na pagkatapos po na mawala si Judas Iscariot, meron po silang idinagdag na bagong apostol, ito nga po si Matthias. Let's open the Bible, Acts chapter 1. Tignan po natin sa Biblia sa Gawa chapter 1. Verse 25 and 26. Mula po verse 25 hanggang 26. Okay, babasahin ko po. Upang pumalit sa paglilingkod na ito at sa pagka-apostol na tinalikuran ni Judas, upang siya'y pumunta sa sarili niyang lugar at sila'y nagpalabunutan para sa kanila, at ang nabunot ay si Matthias at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Yeah, here. And they cast their lots, and the lot fell on the Matthias, and then he was numbered with the 11 apostles. So, 11 apostles plus the Matthias. So, 12 the apostles. Kaya po yung 11 apostol, kasama po si Matthias, kasama po siya 12 apostol. So, the disciples who learned and then received the teaching from the Jesus Christ directly, they became the apostles. Kaya po yung mga direktang tinuruan o natuto mula po kay Jesus Cristo, sila po yung mga tinawag na apostol. But Apostle Paul, he did not receive the teaching from the Jesus Christ directly while he was living. Ngunit habang nabubuhay po si Pablo, hindi po siya na tinuruan ni Jesus Cristo ng direkta. But in case of the Apostle Paul, he became the vessel for the Gentiles, the chosen by God specially. Ngunit para po kay Apostle Pablo, siya po ay naging sisidlan na pinili ng Diyos, na espesyal na pinili ng Diyos para sa mga Hentil. Yes. Jesus Christ appeared in front of the Apostle Paul, and then he taught important things directly. Si Jesus Cristo po ay nagpakita sa harapan ni Apostol Pablo, at siya po ay nagturo sa kanya ng mga mahalagang bagay. Let's open the Bible, 1 Timothy chapter 1, verse 1. Tignan po natin sa Unang Timoteo chapter 1, verse 1. First Timothy chapter 1 verse 1. Unang Timoteo chapter 1 verse 1. Okay. Basahin po natin sabay-sabay. 3:1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Jesus Kristo na ating pag-asa. Yeah. Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of our God, our Savior, and the Lord Jesus Christ, our hope. So, here also, he made it clear. The Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior. This apostleship was given by Jesus Christ directly. Kaya panilinaw din po niya dito sa verse 1, si Pablo na apostol ni Kristo, Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya siya po ay ginawang apostol o pinili ni Jesus Kristo. Yeah, Apostle Paul was chosen as a special vessel for the Gentiles. Si Apostle Pablo po ay special na sisidlan na pinili para po maging apostol para sa mga Hentil. As you know well, among the New Testament, 27 the New Testament, 14 books of the New Testament were written by Apostle Paul. Gaya po ng inyong alam, sa mga 27 aklat na isinulat sa Bagong Tipan, yung 14 po dito ay isinulat ni Apostle Pablo. So, there is no doubt about his apostleship. Kaya po wala pong pagdududa pagdating po sa kanyang pagka-apostol. But here in the Galatians chapter 1, he made it clear because he was chosen by God and he became the apostle by Jesus Christ in order to preach the gospel. Kaya po dito sa Galatia chapter 1 verse 1, binigyan din po niya yung kanyang pagka-apostol na siya ay pinili ni Jesus Cristo upang maipangaral yung ebanghelyo, at siya ay naginawang apostol at pinili siya ng Diyos para sa mga Hentil. In our church also, sometimes there are also pastors and some of the leaders, right? So we should believe all this, the position given by
our Lord Jesus Christ. Maging sa church din po natin, meron po tayo mga pastor at mga leaders, kinakailangan ay sumampalataya po tayo na sila rin po ipinili ng ating Panginoong Hesukristo. Yeah, we believe the head of the church is the Jesus Christ, and the body of the church is the body of Christ. Tayo po ay naniniwala na si Hesukristo, siya yung ulo ng iglesia, at yung katawan naman ni Kristo, ito po yung iglesia. We believe the works of the Holy Spirit in our church. Tayo po ay naniniwala sa pagkilos po ng banal na Espiritu sa ating iglesia. That's why this authority and then power given by from our Lord Jesus Christ. Kaya nga po yung kapangyarihan at otoridad, ito po'y ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, let's go back to Galatians chapter 1. Okay po, balikan po natin yung Galatia chapter 1. Verse 6. I marvel that you are turning away so soon from Him the who called you in the grace of Christ to a different gospel. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. And verse 7, which is not another, but there are some the who trouble you and want to the pervert the gospel of Christ. Hindi isa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. So, Apostle Paul clearly said, no other gospel. Kaya po malinaw na binigyang diin ni Apostol Pablo na walang ibang ebanghelyo. Colossian Church did not accept any other moral sins or any other the worldly sins, but they accept the false doctrine and the false teaching. Hindi po tinanggap ng mga kasalanan na moral at ibang mga kasalanan yung Galatia, ngunit tinanggap po nila yung mga maling katuruan at doktrina. We also should be careful. Sometimes Satan enter inside the church with the different teaching and different doctrine. Kaya kinakailangan ay mag-ingat din po tayo sa ating sarili. Minsan, si Satanas ay pumapasok po siya sa iglesia at nagdadala siya ng mga maling katuruan at doktrina. Sometimes, it is much more dangerous rather than other moral sins. Minsan, ito po ay mas higit na delikado kaysa po sa mga moral na kasalanan. Maybe in case of the moral sins, that is usually the individual sin. Marahil yung mga moral na kasalanan, ito po ay mga pang-individual na kasalanan. But in case of the wrong teaching and false doctrine, it can influence all the members of the church. Ngunit pagdating po sa mga maling katuruan at doktrina, maaari po maapektuhan nito yung ibang mga miyembro ng church. If the Galatian church brethren, they were not corrected by the letter of the Apostle Paul, through the epistle of the Apostle Paul, maybe they also received the wrong teaching and wrong doctrine, and they were changed. Kaya po kung hindi po maitatama yung mga kapatiran doon po sa iglesia sa Galatia sa pamamagitan po ng pagbibigay ng sulat ni Apostol Pablo, marahil ay makakapagpatuloy sila doon at sila po ay magbabago. Also, in nowadays it is also same. Sometimes there are wrong teaching and the wrong doctrine. If we are influenced, it is a really serious problem. Kaya gayon din naman po ngayon sa panahon natin, kapag tayo ay naimpluwensyahan ng mga maling katuruan at maling doktrina, kung gayon, maaari po tayong maligaw. Let's open the Bible, Acts chapter 20. Tignan po natin sa Galatia, sa Gawa chapter 20. Verse 29 and 30. Act Mga Gawa, chapter 20, verse 29 and verse 30. Gawa, chapter 20, mula po verse 29 hanggang 30. Okay, babasahin ko po. Alam ko na sa pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan at lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong nagsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ng mga alagad na sumunod sa kanila. Yeah, also from among yourselves, men will rise up, who is the false teachers and the false prophets. At lilitaw mula sa inyo na ring mga kasamahan ng mga taong nagsasalita ng mga bagay na lihis. Ibig sabihin po yung mga maling kuturuan at mga maling doktrina. Yeah. Actually, when the church start,
they receive the true gospel. But as time goes on, they receive the different teachings and the wrong doctrine, and then they shall be changed. And they are no longer have the true gospel. Sa katunayan, yung iglesia po, ito ay nag-umpisa sa pamamagitan po ng tunay na ebanghelyo, ngunit simula po ng ito ay nagpatuloy at nakapasok po yung mga maling katuruan at mga maling doktrina at ito ay na-impluensyahan, ito po ay nagbago at hindi na po kumikilos yung tunay na ebanghelyo. In case of Korea also, at the first time, the missionary, they delivered the true gospel. Maging sa Korea po, nung una, yung mga misyonaryo, ipinangaral po nila yung tunay na ebanghelyo. But as time goes on, true gospel was mixed with other teachings. Ngunit sa paglipas po ng panahon, yung tunay na ebanghelyo, ito po ay inihalo sa mga maling katuruan. For example, all of our sins were forgiven through the blood of Jesus 100%. Halimbawa po, yung lahat ng ating mga kasalanan, ito ay napatawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo 100%. But as time goes on, their teaching shall be changed like this. Our past sins were forgiven, but future sins not forgiven. That's why we should do our best to confess and then to live according to to keep the God's law. Ngunit sa paglipas po ng panahon, ay yung kanila pong katuroan ay magbabago na yung nakaraang kasalanan, ito ay napatawad. Ngunit yung hinaharap na kasalanan, kinakailangan ay gawin yung pagsisikap upang ito ay mapatawad. Yes, this is the different teaching from the Bible. Opo, ito po ay mga ibang katuroan na lihis sa Biblia. At the first time, there was the true gospel, but it was changed. Noong una, nandoon po yung tunay na ebanghelyo, ngunit ito po ay nabago. Here in the Philippines also, are not different. Maybe when the missionaries from America, from the European country came to the Philippines, they might deliver the true gospel. But as time goes on, it was changed. Dito rin naman po sa Pilipinas, hindi rin naman po iba. Nung una, nung pumunta po yung mga misyonaryo na Amerikano, ipinangaral nila yung tunay na ebanghelyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito po ay nabago. Especially in the end of the age, there might be a lot of the false prophet and false teachers. Lalo na po sa katapusan ng huling panahon, marami pong mga bulaang propeta at mga bulaang guro. This is the one of the sign of the end of the age. Ito po yung isa sa mga tanda ng katapusan ng huling panahon. Matthew chapter 24. Tignan natin sa Mateo chapter 24. Verse 24-25. Mula po verse 24 hanggang 25. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang, tignan ninyo, ipinapagpauna ko ng sinabi sa inyo. And verse 4 and 5. And Jesus answered and said to them, For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Sinabi po sa verse 4 at 5, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, Ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Yeah, in Korea, according to the report, there are more than 37 so-called Jesus Christ. Sa Korea po, ayon po sa isang pahalagan na meron pong 37 na mga tao na tinatawag nila yung kanilang sariling Jesucristo. Yeah, one of the teacher, An Sang-hong, have you ever heard about it? Yeah. He said he's a Christ. Yung isa po sa mga bulaang guro, yung tinatawag po na An Sang-hong, na narinig niyo na po ba iyon? Tinatawag niya yung kanyang sarili na Kristo. The church name is Church of God. Yung tinatawag po yung kanilang simbahan na Church of God. Here in the Philippines also, Church of God, right? But I think it's different church. Dito rin po sa Pilipinas, meron pong Church of God, pero sa paligid ko po, magkaiba iyon. The official name is World Mission Society, Church of God. Yung kanila pong official na pangalan, World Society, Church of God. Actually, An Sang-hong, he died in 1985. And he said, 3 years later, he shall be resurrected.
Sa katunayan po, noong 1985, namatay po si Ahn Sang-hong at sinabi po niya na pagkatapos ng 3 taon, siya ay muling mabubuhay. But he was not resurrected. He's the grave here in Korea. Ngunit hindi po siya muling nabuhay. Yung kanya pong libingan ay nasa Korea. Later, his wife became, do you know what they say? She is the mother god. At kalaunan naman po yung kanyang asawa, kalaunan, alam niyo po ba yung kanyang sinabi na siya daw ay mother god? In the Bible, there are Trinity of God, right? Father God, Son of God, and the Holy Spirit. So, if there is the Father God, there is also, should be Mother God. Kaya alam po natin na sa Biblia, mayroon pong Trinity, Diyos Ama, tapos Banal na Espiritu, at si Jesus Cristo na anak. Kaya sinasabi nila kung may Diyos Ama, mayroon namang Diyos Ina. But many people, they are following those kind of the false teachings. Ngunit marami po mga tao yung sumusunod po sa mga gayong maling katuroan. If they clearly understand what is the real truth, maybe they shall not be deceived. Kung tunay po na naunawaan po nila yung tunay na katotohanan, marahil ay hindi po sila maluloko. But they do not know what is the real truth and then what is the wrong teachings. Ngunit hindi po nila nalalaman kung ano po yung katotohanan at hindi po nila alam kung ano po yung tamang katuroan. 2 Timothy chapter 4. Tignan po natin si 2 Timoteo chapter 4. Verse 3 and 4. Ikalawang Timoteo, chapter 4, mula po verse 3 hanggang 4. Okay, babasahin ko po. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga at babaling sa mga kathang isip. Yeah, sometimes the people, they are trying to listen, they wanted to listen new teachings or new story. Yung iba pong mga tao, nais po nila na makakinig po ng mga ibang katuroan, mga bagong turo o kaya mga bagong bagay. Yeah, as the Bible says, 2 Timothy chapter 4, verse 3, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers." Teaching ears, what does it mean? They wanted to listen new one, the other story, not all the same story. Kaya ibig sabihin po dito ng mga makakating tenga, gusto po nila ng mga bagong bagay, mga bagong katuroan, mga bagong kwento, at ayaw nila ng kaparehas na kwento lamang. Yeah, some people might think whenever they listen to the gospel, "Oh, gospel is same. Huh? I already know everything. There is no any other new story." Kaya ibang mga tao, iniisip po nila, yung ebanghelyo ay iisang bagay lang, kapare-parehas na bagay lamang ito, wala ka bang bagong kwento? Yeah, as the Bible says, they will not endure sound doctrine. Kaya nga po sabi po dito, at hindi nila matitiis ang wastong aral. It is very dangerous. So, if there are some brothers and sisters who wanted to listen or who wanted to find a new teachings or a new doctrine, it is very dangerous. Sometimes they can be deceived by the wrong teachings or heresy. Kaya po yung mga maling katuroan at mga maling doktrina, ito po ay napakadelikado dahil kung papakinggan po ito ng mga kapatiran, kung gayon ay magiging delikado po nito sa kanila at sila po ay maliligaw ng mga maling katuroan at doktrina. Gospel cannot be changed. Kaya po yung ebanghelyo, hindi po ito pwedeng magbago. Yeah, 2,000 years ago, this gospel was completed by the Jesus Christ. And then, this gospel was preached continuously. 2,000 taon na po yung lumilipas nang natupad ni Jesus Cristo yung ebanghelyo at simula po nun hanggang ngayon, ipinapangaral po yung tunay na ebanghelyo. Yeah, 2,000 years ago, the gospel of the Jesus Christ and the gospel nowadays, it is same. It is not changed at all. Kaya po yung ebanghelyo, 2,000 taon na po yung nakakalipas na ginawa ni Jesus Cristo ay parehas lamang po magpahanggang sa panahon na ito. So, we should remember there is no other gospel. Kaya dapat po malaman po natin wala pong ibang ebanghelyo. So, what is the different gospel? Kaya ano po ba yung ibang ebanghelyo? Let's open the Bible, 2 Peter chapter 2. Tignan po natin sa 2 Pedro chapter 2.
Second Peter chapter 2 verse 1. Ikalawang Pedro chapter 2 verse 1. Babasahin ko po. Ngunit may limitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambahayan kung paanong nasa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakakapinsalang turo, itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. Yeah, who will secretly bring in the destructive heresies, even denying the Lord who bought them and then bring themselves sweet doctrines, destructions, swift destructions. So, destructive the heresies. What is this, the destructive heresies? Denying the Lord, denying the Jesus Christ. Kaya ano pong ibig sabihin nito na nakakapinsalang turo, yung nakakapinsalang turo, ibig sabihin, itatakwil po nila yung Panginoon, itatakwil nila si Jesu Cristo. Jude chapter 1, verse 4. Tignan po natin sa Judas chapter 1, verse 4. Bago po mag-apokalipsis. Judas chapter 1, verse 4. Okay, babasahin ko po. Sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim, ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga hindi makajos na kanilang pinalitan ng kahalayan ng biyaya ng ating Diyos at itinututwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Jesu Cristo. Yeah, here. And deny the only the Lord God and our Lord Jesus Christ. Yeah, they deny the Jesus Christ. Kaya sabi nga rin po dito na itinakwil nila si Jesu Cristo. Let's go back to the Galatia chapter 4. Balikan po natin yung Galatia. Chapter 1 verse 4. Galatians chapter 4 verse 9. Sorry po, Galatia chapter 4 verse 9. But now, after you have known God, or rather unknown by God, how is that you turn again to the weak and then vaguely the element to which you desire again to be in the bondage? Subalit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong nagbabalik sa may hina at hamak na mga panimulang aral na ang mga iyon ay nais ninyong muling maging mga alipin? Yeah, Bible says, now after you have known God, that means you are saved by the true gospel. Sabi po, subalit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos o kaya naman ay nalaman na nila kung ano yung tunay na ebanghelyo. How is it that you turn again to the weak and beggarly the elements? Kaya paanong nangyari? Bakit muli kayo nagbabalik sa may hina at hamak na mga panimulang aral na ang mga iyon ay nais ninyong muling maging ang mga alipin? Yeah. Because the Judaizer, they taught, in order to be saved, they must keep the law of the Moses. Dahil yung Judaismo po, ipinangaral po nila na upang maligtas, kinakailangan na sundin yung kautusan ni Moises. So, in the end of ages, the people, they should be careful to not to receive the any other the wrong teachings or different doctrine. Kaya yung mga tao po sa katapusan ng panahon, kinakailangan na sila ay mag-ingat na huwag silang ma-impluwensyahan ng mga maling katuruan at mga maling doktrina. Yeah, sometimes as time goes on, they receive some other teachings or the other doctrine. Sa paglipas ng panahon ay maaari silang tumanggap ng mga maling katuruan at mga maling doktrina. Let's open the Bible, Matthew chapter 15. Tignan po natin sa Mateo chapter 15. Verse 9. Mateo chapter 15 verse 9.
And in vain they worship me, teaching as doctrine the commandments of men. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Yes, we should be careful this. Some other teaching of the other men, not the teaching of the Bible. Kaya kinakailangan tayo po ay mag-ingat dito patungkol po sa mga itinuturo o alituntunin ng mga tao at hindi sa itinuturo ng Biblia. Yeah. Nowadays, many people, they are listening to the sermon through online. Marami pong mga tao ngayon ay nakikinig po sila ng sermon sa pamamagitan po ng online. And also, they will have a chance to listen to the other sermon from other churches. At magkakaroon po sila ng pagkakataon na mapakinggan po yung sermon na mula po sa mga ibang simbahan. In that case, we should be very careful. Kaya kung ganun po yung sitwasyon, dapat ay mag-ingat tayo. Because we do not know the pastor whether he is really saved or not. Dahil hindi po natin nalalaman kung yung pastor ba na iyon ay ligtas o hindi. Yeah, especially the newly born again, the brothers and sisters, they cannot distinguish the what is the right teaching or what is the wrong teaching. Lalo na po sa mga bagong naligtas na mga born again Christian, hindi po nila nakikilala kung ano po yung tamang katuruan at sa maling katuruan. Yeah, think about this Galatian church, brethren. Why after they get the salvation, they accepted the different teaching from the Judaizer. Kaya pag-isipan po natin, bakit po tinanggap ng mga kapatiran sa iglesia sa Galacia yung mga katuruan po ng Judaismo? Because they didn't have the power to distinguish it. Dahil wala po sila kakayahan na makilala iyon. Nowadays, it is also same. While you are listening to the sermon, if you listen to other churches' sermon, it means not our Philippine Life or Mission, other churches. The different teaching or different doctrine, it is very dangerous. Kaya gayon din naman po sa atin, kung tayo po ay makikinig ng mga ibang mga sermon na hindi itinuturo sa ating iglesia na sermon na mula po sa Philippine Life Word Mission, kung makikinig tayo ng mga maling katuruan at mga maling doktrina, kung gayon, ito po ay napakadelikado. I know some brother who listened to the sermon from the pastor and other church continuously, and then he had a Bible study by himself, by alone. Finally, he received a different doctrine, and then he left the church. Alam ko po na meron po mga brothers na nakikinig po ng mga katuroan ng mga ibang pastor, mga ibang simbahan, at nagsa-aaral siya ng Biblia ng sarili niya, at siya ay na-impluensya ng mga maling doktrina, at kalaunan siya ay umalis sa church. So, we should be careful if it is not approved. It is much better not to listen other churches the sermon. Only we have enough sermon, right? In our the Philippine Life on Mission. Kaya kinakailangan tayo po yung mag-ingat dito hanggat hindi napapatunayan, kinakailangan na huwag po tayo makinig sa mga iyon at sapat na po yung mga sermon po natin mula po sa Philippine Life on Mission. Let's open the Bible, 2 Timothy chapter 3. Tignan po natin sa ikalawang Timoteo, chapter 3. Verse 5. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 5. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Yeah. Having a form of godliness but denying its power, and from such people, turn away. In the end of ages, this Second Timothy was written by the Apostle Paul. Yeah. If you look at verse 1, but now this, that in the last days, perilous times will come. In the last days, this kind of things will happen. So there will be the form of the godliness, but denying its power. Sa katapusan po ng huling panahon, isinulat po ni Apostle Pablo ito pong sulat na ikalawang Timoteo, at sinabi rin po doon sa verse 1, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian na sinabi po na patungkol sa mga maling katuruan at maling doktrina, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng mga kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito.
So we need to distinguish what is the living church and what is the dead church. Kaya kailangan makilala po natin kung ano po yung buhay na iglesia sa patay na iglesia. Although there are so many churches, some churches we cannot see any kind of the works of the Holy Spirit. Kahit po na napakadaming mga simbahan, yung iba pong mga simbahan, hindi po natin makitaan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Because they don't have the true gospel. Dahil wala po silang tunay na ebanghelyo. Yeah, sometimes we can hear the testimony. Some the church member, he attended the church for a long time, more than 10 years, more than 20 years, but he or she was not saved. Minsan po, nakakadinig po tayo ng mga patotoo na kahit na dumadala sila ng simbahan sa loob po ng 10 taon o 20 taon, ngunit hindi pa sila ligtas. Why? Bakit po? Because he didn't have a chance to listen to the true gospel because the church does not have the true gospel. Dahil hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan yung tunay na ebanghelyo dahil doon sa simbahan na iyon ay walang tunay na ebanghelyo. So, although you stay there in the church, maybe you cannot experience the works of the Holy Spirit. Marahil kahit na nananatili ka sa simbahan na iyon ay hindi mo maranasan yung pagkilos ng banal na Espiritu. Yeah. Having a form of godliness, but denying its power. There is no power. The power of the Holy Spirit and the works of the Holy Spirit. Kaya may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan ito. Wala po itong kapangyarihan at walang pagkilos ng banal na Espiritu. What is the living church? Living church has a true gospel. And also we can experience the works of the Holy Spirit. Ano po yung tunay o buhay na iglesia? Dito po kumikilos yung banal na Espiritu at ito po ay buhay. I believe our church is the living church because we have a works of the Holy Spirit. Ako po ay naniniwala na yung ating pong iglesia, ito ay buhay na iglesia dahil mayroon pong pagkilos ng banal na Espiritu. And we have a true gospel. At mayroon tayong tunay na ebanghelyo. We are preaching the true gospel according to the Bible, exactly. Ipinapangaral po natin na eksakto yung tunay na ebanghelyo ayon sa Biblia. Yeah, if there is any different teaching from the Bible, please tell me. Kung meron pong ibang katuroan na lihis sa Biblia, pakiusap, sabihin sa akin. So, every year, our churches, we are doing our best to preach the gospel to the lost souls. Bawa taon, tayo po na yung iglesia natin ay ginagawa yung lahat ng ating makakaya upang makapangaral ng ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. This year also, during the pandemic situation, many of our brothers and sisters, they did their best to evangelize the low source. That's why many of the people, the newcomers, they were saved. Sa panahon din po ngayon, sa sitwasyon po ng pandemya, ay tayo po ay nangangaral ng ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa, kaya kahit nasa ganitong sitwasyon, ay marami pong naligtas. As you know well, from tomorrow, we are going to conduct another Grand Bible Seminar. But situation is not good because the government does not allow all the people, only those who are vaccinated, fully vaccinated, they can join. Kagaya po bukas na mag-uumpisa po yung ating Grand Bible Seminar, ngunit hindi po maganda yung sitwasyon ngayon dahil yung gobyerno ay naghihigpit po sila na sinasabi nila na kinakailangan upang makadalo ay dapat fully vaccinated lamang. That's why when you try to evangelize or when you try to invite newcomers, you should find who are vaccinated and who can attend, who cannot join. Kaya nga po kapag kayo po ay nag-evangelize, kinakailangan ay hanapin po ninyo kung sino po yung maaaring makadalo at sino yung fully vaccinated. But we remember what the commandment from our Lord Jesus Christ. Ngunit naaalala po natin yung utos mula po sa ating Panginoong Hesukristo. Yeah, preach the word in season and out of season. Ipangaral mo ang salita sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Yeah, look at 2 Timothy chapter 4. Tignan po natin sa 2 Timoteo chapter 4. Verse 1-2. Mula po verse 1 hanggang 2. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Yeah, here. Apostle Paul said, I charge you therefore
before God and the Lord Jesus Christ, charge you, it means, I command you strongly. Kaya sabi po, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan. Ibig sabihin, mahigpit kitang inaatasan. Yeah, I command you solemnly. Kaya mahigpit kitang inaatasan. Yeah, and verse 2, preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all the long-suffering and teaching. Sa verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa dikapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtiyaga at pagtuturo. This is the very strong order from our Lord, right? Preach the word, be ready in season and out of season. Kaya isa po itong malaking utos na tinanggap po natin na mula po sa ating Panginoon. So, we do not know until our Lord Jesus Christ second coming, I think it is not so far. Before long, our Lord Jesus Christ will come again. Kaya alam po natin kay Panginoong Hesukristo sa kanyang pong ikalawang pagdating, hindi po natin alam po natin na ito po ay malapit nang mangyari. Yeah, when we look at all the signs, it is very near. Kapag nakikita po natin yung lahat ng mga tanda, ito po ay napakalapit na. This pandemic situation, it is not normal. This is also one of the signs in the end of aging. Yung sitwasyon na ito na pandemya, hindi po ito normal at isa po ito sa tanda ng katapusan ng panahon. So, we don't have the much time to preach the gospel to the lost souls. Kaya wala na po tayong sapat na panahon na ipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. This year, this Grand Bible Seminar, after that, in the first week of December, we have one more Grand Bible Seminar. That's the last Grand Bible Seminar in this year. Pagkatapos po ng Grand Bible Seminar natin sa ngayon, yung susunod po ng Grand Bible Seminar ay doon po sa December at ito na po yung ating huling Grand Bible Seminar sa taon na ito. Although it's a difficult situation, we should have a one mind and also we should do our best to preach the gospel. Kahit po na nasa mahirap na sitwasyon, dapat ay magkaroon tayo ng iisang pag-iisip at gawin yung lahat ng ating makakaya na maipangaral yung ebanghelyo. First, our brothers and sisters, those who are vaccinated, must join this Bible seminar from the beginning until the end with a prayer together. Pinakauna po, yung mga brothers and sisters na bakunado, kinakailangan tayo po ay dumalo sa Bible seminar at tayo po ay magsama-sama hanggang sa huli. Let's go back to Galatians chapter 1 verse 10. Balikan po natin yung Galatia chapter 1 verse 10. Galatians chapter 1 verse 10. Galatia chapter 1 verse 10. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ng mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Yeah. For do I now persuade man or God? Or do I seek please man? If I still please man, I would not be a bond servant of Christ. It was very clear. Apostle Paul only sought the glory of God through his life. Napakalino po na sinisikap lamang ni Apostle Pablo, hinahanap lamang niya na bigyang lugod ng Diyos at hindi po yung kanyang sarili. Yeah. We also need to think about, do I really please God through my Christian life? Kaya kailangan niyong suriin din natin yung ating buhay Kristiyano. Tunay ba na nabibigyang lugod ko ang Diyos sa pamamagitan ng aking buhay Kristiyano? When we live for the glory of God, we can please God through our Christian life. Kapag tayo po ay nabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos, kung gayon, tayo po ay makakapagbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Especially when we have a priority to preach the gospel to the lost souls, we can make our Lord please. Lalo na kapag meron tayong prioridad na maipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa, kung gayon, yung Panginoon ay malulugod. Yeah, according to the Luke chapter 15, verse 7, right? When the one sinner returned to the Lord, there will be more joy rather than 99 just person who does not need the repentance.
Gaya nga po ng sinabi sa Lucas chapter 15 verse 7 na mayroong higit na kagalakan kapag yung isang makasalanan ay nagsisi kaysa sa yung 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Okay. Luke chapter 15 verse 7. Tignan po natin sa Lucas chapter 15 verse 7. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. Luke chapter 15, verse 7. Lucas chapter 15, verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Yeah. There will be more joy in heaven over one sinner who repent than over 99 just person who need no repentance. So when we preach the gospel to the lost souls, our Lord will be pleased. Kaya kapag ipinangaral po natin yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa, yung Diyos po ay malulugod. So we have a true gospel. If we deliver this true gospel, any sinner, they can be saved. Meron po tayong tunay na ebanghelyo, kaya kapag ipinangaral po natin sa ligaw na kaluluwa ito, kung gayon sila po'y maliligtas. That's why we have a responsibility to deliver this gospel. Kaya po, meron po tayong responsibilidad na ipangaral po yung tunay na ebanghelyo na ito. What happened if we didn't have a chance to listen to the gospel? Ano po yung mangyayari kung tayo po ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ang tunay na ebanghelyo? If someone did not deliver this gospel to me, I would not be saved. Kung may isa na hindi ipinangaral yung ebanghelyo na ito sa akin, hindi ako maliligtas. That's why we have a responsibility, right? To deliver this gospel to our family members and friends and neighbors. Kaya po, meron po tayong responsibilidad na ipangaral yung ebanghelyo na ito sa ating mga kaibigan, kapamilya, at kapitbahay. So, please pray for our incoming Grand Bible Seminar from tomorrow. And also, please join together in order to evangelize many lost souls. Kaya pakiusap po, ipanalangin po natin yung ating pong Grand Bible Seminar na mag-uumpisa po bukas at magkaroon po tayo ng isang isip at tayo po ay sama-samang dumalo. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Today we'll learn about the gospel of Christ according to the Galatians chapter 1. Ngayon po ay napag-aralan po namin yung Ebanghelyo ni Kristo ayon po doon sa Galatia chapter 1. We believe our Lord entrusted this true gospel in order to make an instrument of the righteousness. Kami po'y naniniwala na ipinagkatiwala po ng Panginoon sa amin ito pong tunay na ebanghelyo, nang sa gayon, kami po'y maging instrumento ng katwiran. Let us do our best to preach the gospel to the lost souls. Nawa, magawa po namin yung lahat ng aming makakaya upang kami po'y makapangaral sa mga ligaw na kaluluwa. Especially, from tomorrow, we are going to conduct a Grand Bible Seminar. Lalo na po na simula bukas ay magsasagawa po kami ng aming Grand Bible Seminar. Let us have a one mind and let us cooperate to one another in order to achieve the will of God through our Christian life. Nawa kami po ay magkaroon ng isang isip at kami po ay magtulungan nang sa gayon ay magawa po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. We also sincerely pray to God through this Grand Bible Seminar, many lost souls will be saved. Kami po ay nananalangin ng sinsero para po sa paparating na Grand Bible Seminar at sa pagliligtas po sa mga ligaw na kaluluwa. We pray in Jesus' name. Kami nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay.